Sige po, palakpakan natin ang ating Yahweh El Shaddai. Because of you, Jesus. Hallelujah. May makamay ba kayo? Before have I felt so alive. Never before. Never before have I thought I could fly. Never before have I ever been so free. Come on, quiet. Samahan niyo kami. Come on. Cause with you I now begin to see. That's your presence. That's your presence. Tayo lahat. Everybody, come on. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my head. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my head. Because of you, I can sing. Lahat ang pinalangan ng Panginoon, taas ang kamay! Never before have I felt so alive. Never before have I thought I could fly. Never before! Never before have I ever been so free. Yes, Jesus! Sa kamay, wagay mo. Let your presence overwhelms me. Because of you, because of you, I can dance. Because of you, I lift my head. Because of you, I can say I am free. Because of you, because of you, I can dance. Because of you. Jump and shout and dancing spirit singing. There's freedom. We jump and shout and dancing spirit singing. There's freedom. Asa na yung mga kamay niyo? We jump and shout and dancing spirit singing. There's freedom. We jump and shout. We jump and shout and dancing. Are you ready? Come on. One, there's two, three. Pagod na ba kayo? Jesus, palakpak! You are the
Son of God. You are the solid rock. The solid rock. You are the center of my fortress. Jesus. You're the lover of my soul. You're the lover of my soul. And I adore you. Come on, it's all about you. It's all about you. It's all about you. Turo natin ang ating kamay sa kanya. It's all about you. Good and your mercy endureth forever. We will forever be patient, okay.
palakpakan namin para kay Yahweh. Ibalik natin ang papuri ng samba kay Yahweh Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Nakikita niyo po itong ating mga kapatiran, mga nakakulay blue, nakaputi. Galing po sila sa PFCC NCR Grand Choir. At kasama po natin sila ngayon, nakikisa sa panambahan kay Yahweh El Shaddai. Pwede po ba natin silang palakpakan sa paggamit ng Panginoon sa kanila? Congratulations po. Palakpakan natin ang ating Yahweh El Shaddai. At sa kalagitan ng pagtitipon na ito, ang biyaya ng Panginoon ay patuloy na umaapaw, dumadaloy sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan natin ang ating Yahweh El Shaddai. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Panginoon, Yahweh El Shaddai. Sa biyayang pagpapalang siksikliglig at umaapaw, nag-uumapaw ang aming puso na ikaw ay aming parangalan. Sa oras ng aming karamdaman, ikaw ang nagpapagaling. Kaya naman ang lahat ng papurit parangal, praise God. Panginoon, Yahweh El Shaddai, sa biyayang pagpapalang siksikliglig at umaapaw, nag-uumapaw ang aming puso na ikaw ay aming parangalan. Sa oras ng aming karamdaman, ikaw ang nagpapagaling. Kaya naman ang lahat ng papurit parangal, imagination, say, overwhelm me. Overwhelm me with your love, mercy and grace. Overtake me. Oh. Overtake my heart and mind. Exceed my imagination. See, more than we could ever ask for. Sa palakpak sa ating Yahweh El Shaddai. Purihin ang Diyos. Overwhelm me, say oh. Overwhelm me with your love. Mercy and grace. Overtake me. Overtake my heart and mind. He exceeded our imagination. Must say more than we could ever ask for. You will supply.
supply. You will supply. You will supply. You will supply. El Shaddai. Palakpak natin ang malakas ang ating hallelujah. Alam niyo pa mga kapatid, napakabuti ng ating Diyos. Amen. Sino pa naniniwala mabuti ang ating Diyos? Taas ang kamay. Sumigaw ng malakas. July 4. Na-confine po si Brother Dante. Hanggang ngayon, nandun pa rin po siya sa ospital. Maraming turok sa katawan. Maraming tests na ginagawa sa kanya. Pero naniniwala ako mabuti ang Panginoon. Ang Diyos ang nagpapagaling sa ating lahat. Amen po. Sino po nakaranas ng kagalingan dito sa kamay? Lahat po ng ginagawa sa Kanya, syempre po may bayan. Mahal, pero mabuti ang Diyos. Pinoprovide niya lahat ang pangangailangan namin. Ngayong gabi, ipoprovide ang Panginoon lahat ang kailangan niyo. Salamat sa Panginoon. Come on, say, more than enough. Yeah. More than enough. Come on, declare. More than enough. Overflow. Nagsusupply ng bawat pangangailangan natin. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, purihin ang malakas ang ating dakilang Yahweh El Shaddai na nagbigay ng liwanag sa bawat isa. Magbubukang liwayway na po mga kapatid. At ang liwanag na nanggaling sa ating Amang Yahweh El Shaddai, taglay-taglay ng bawat isa. 35 taon ng liwanag na binigay ng ating Panginoon. Huwag natin itong hayaang mawala sa ating buhay. Palakpakan natin ang Diyos na nagbibigay ng liwanag si Jesus na ating liwanag sa ating mga puso. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Thank you.
Ating palakpakan, papurihan ang ating Diyos sa buhay. Ang Panginoon, hindi malayo sa atin. Si Yahweh El Shaddai ay suma sa atin ngayon. Kaya nakikita niya kung anong nangyayari ngayon. Walang nasasayang na palakpakan, awitan na ginagawa natin. Hallelujah. Thank you, Jesus. God of miracles, God of the impossible is here.
behold your deity. God of wonders, God of power is He. God is He. Hallelujah. Let's declare, God is here. God is here. Bless His glory.
Purihin ka, Panginoon. Sambahin, luwalhatiin, pasalamatan sa lahat ng pagpapalang tinanggap namin sa iyo at patuloy namin tatanggapin. Thank you, Jesus. I will praise you till I die. El Shaddai. In the name of Jesus, I declare na lahat ng narito ngayon at nakikinig sa himpilang ito ay makakaranas ng himala at tanda. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, aming mapagkupkup at mapag-arugang Ama, narito ang pagtitipon ng mga pamilya na lubos mong pinagmamalasakitan at lubos mong sinisinta. Sama-samang nagpupuri sa buong magdamag upang ipagpasalamat at ipagdiwang ang iyong kabutihan at katapatan na aming nadama at naranasan sa gawaing ito sa loob ng 35 taon. Tunay po na ikaw, Panginoon, ang tapat at makapangyarihang Diyos na sumasa amin na patuloy na gumagabay at nagpapala sa aming pang-araw-araw na buhay. Sa pagbubukang liwayway, Panginoon, muli kaming umaasa at buong tiwala na naghihintay sa pagsabog mo ng masaganang biyaya, ng kagalingan sa lahat ng may karamdaman, kalakasan sa lahat ng pinanghihinaan, katatagan, kapayapaan at kasaganaan, muli mo pong ipadama sa umagang ito ang lakas ng iyong bisig na siyang gagapi sa lahat ng puwersa ng kadiliman. Salamat, Panginoon, sa karagdagang taon na muli mo pong ipinagkaloob sa aming minamahal na punong lingkod na siya tumatanggap nang napakalaki at sagradong panawagang ito na siyang mangalaga sa ministeryong ito. Muli mo po siyang gamitin sa kanyang pagpapaabot sa amin ng iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong walang hanggang salita. Inaangkin namin, Panginoon, na kaming lahat na narito na naka-tune in sa radio, internet all over the world ay pinagpala mo na. At higit sa lahat
ay pauuwiin mong answered prayer, O Lord. Ito, Panginoon, ang aming samut dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Ang kapayapaan ay sumain niyo. Brothers and sisters, this morning's healing message is taken from the book of Genesis, chapter 1, verses 26 to 31. Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." So God created man in his own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. God blessed them and said to them,
be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with it, with seed in it. They will be yours for food. And to all the beasts of the earth, and all the birds of the air, and all the creatures that move on the ground, everything that has the breath of life in it, I give every green plant for food. And it was so. God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalalangin ko natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri, ng butil, at ng mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliliit. At sa lahat ng mga ibon, at ito nga ang nangyari, pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. To God be the glory.
purihin natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Mga kapatid, isang maganda at pinagpalang umaga sa ating lahat. Ngayong umaga, brothers and sisters, I have good news for you. According to Genesis chapter 1, verses 26 to 28, then God said, "Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground." So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground." Pagkatapos likahin ng Diyos ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, "Ngayon, lalangin natin ang tao. Atin gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, ang lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at ng isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, "Magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng may ilap na hayop, maging malaki o maliliit." Purihin ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, ang ating punong lingkod, Brother Mike Z. Velard. Sa inyong makamay, ano ang unang naisip ng tao pagkagising sa umaga? Good morning, Father Boyer. Pagkagising sa umaga, amen. Pagkagising sa umaga, Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya po katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko! Katawan ko'y napapainda. Puso ko'y lumawi. Ang mga bahay sumasayaw sa tutuging makalami. Amen! Bewang ko! Bewang ko'y tumeke ko. Ako'y nag-cha-cha-cha. Pagkagising sa umaga,
pagkagising sa awan. Jesus, ikaw ang isang isin. Kaya mong katawan ko, lumpuno ng pag-ibig. Kaya awan pinapaparinda, puso ko'y umaawin. Ang pangapa ay sumasayo sa tutugin pangalawin. Ewan ko! Ewan ko'y kumikipo. Maha ko'y nag-cha-cha-cha. Mga kamay gumakaway. Nagpupurin mo sigla. Tumulog ka pa sa tuwa. Sumasaya kumakanta. Ito ang naihalay ko. Jesus, ikaw ang nasa isip. Kaya kong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapahinga. Puso ko'y umaawin. Ang mga paa ay sumasayaw sa tutunging makalabi. Bewang ko! Bewang ko'y kumikibong. Ako'y nag-cha-cha-cha. Purihin ang Panginoon. Now find your partner. Kumikipot,
purihin ang Panginoon. Okay, back to your partner. Back to your partner. Ang unang sasabihin mo sa partner mo, patuloy tayong magpakarami. Ulitin nyo nga. 1+1. Bakit? Pangalawa, sabihin nyo, hanggang sa mapuno ang buong daigdig. 1+1. 3+3. Ano ang pupuno sa buong daigdig? Iyot yung sasabihin nyo sa huli ng mga anak ni El Shaddai. Sino ang anak ni El Shaddai? 1+1. 3+3. Seven plus seven. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay. Bago ang lahat, buong puso tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat patuloy na tayo ay tinitipon at pinagpapala ng Panginoon. Tatlong salita lang patatandaan ko sa inyo. Ang unang salita ay nagsisimula sa letter B. As in boy. Ang pangalawa nagsisimula sa letter S, as in sister. Ang pangatlo ang nagsisimula sa letter P. Sino makakahula noon? BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Pag mayroon kayo niyan, hindi kayo magkukulang sa anumang bagay. Amen ba? Okay, taas ang ating mga sandwiches, prayer request, bottled water, inihaw na isda. Yung lahat na may dala niyan, aapaw ang pagpapala araw-araw. Yung wala naman, manghingi na lang sa katabi. At sabihin niyo, Panginoon, salamat po sa lahat ng pagpapala na sa amin ay inyong binubuhos araw-araw, hindi man kami karapat-dapat bilang mga taong makasalanan at patuloy na nagkakasala. Ganun pa man sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, anuman ang aming hingin ngayon at araw-araw, tiyak ito'y darating sa amin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Baba ang lahat ng daladalahan na yan. Huwag niyong kakainin lahat ang tinapay at isda. Iuwi niyong iba at sa lahat may karamdamang kakain niyan, gagaling. Naniniwala kayo? Isigaw niya ang salitang, gagaling ako. Lalakas ako. Mabubuhay ako. Nang bahaba sa balat ng lupa. Sino ang niniwala doon? Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Okay, sa bilang kong tatlo, isisagaw niyo ang salitang tatlong ulit, pagpapala, 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 akin talaga ito. Ulitin niyo nga.
Isa, dalawa, tatlo. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay. Makakaupo na kayo at makakatulog. Ako ay nakatulog na. Anyway, pakinggan niyo po ang mabuti ito sapagkat mayroon kong itatanong sa inyo, kapag nasagot niyo, hindi kayo magkukulang sa anumang bagay buhat ngayon. At ang lahat na may sakit ay gagaling. Kahit walang gamot natitikman. Provided, ang payo ng Diyos ay ating susundin. Genesis chapter 1 verses 26 to 31, napapaloob dito ang ating buhay at lahat na nangyayari sa ating buhay ngayon. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malaki o maliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng ori ng butil ng bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa mailap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Sabihin niyo ang salitang BSP. What does B represents? Ha? B stands for blessings. Blessings. Bago nagbigay ang utos ng ang Diyos ng utos sa tao, pinagpala na ang tao. Kaya hindi tayo pwedeng magreklamo sa Diyos sapagkat lahat ng pagpapala ay ibinigay na niya. Wala pa tayong ginagawa. By His mercy and grace, God has already poured out all the blessings we need every day. Tatandaan niyo yan. For what purpose? Then the second and third word, the letter S, represents what? Ha? Success. Success. Hindi tayo nilalang ng Diyos para mabigo, para maghirap, para ma-depress, para magkasakit at mamatay. Wala sa plano ng Diyos yan nang likhain ang tao. Kaya lang, somewhere
sometime nagkamali ang tao. At iyan ang minana natin sa utang sa unang taong nilalang ng Diyos, ang pagkakamali. Sino sa inyo ang hindi nagkakamali? Sino ang nagkakamali? Nagkakamali tayo sapagkat hindi natin alam ang prioridad ng buhay ng tao. First priority of man is to worship God. To praise God. Iyan ang unang pangunahing tungkulin ng tao. Sa mga El Shaddai, kayong napupunta sa ibang bansa, pag kayo nauuwi sa ating bansa, ang pangunahing tangkalin nyo ay umatin ng gawaing ito. Hindi ang magbigay ng pagkain sa mga nagugutom. Unahin ang Diyos at pakakanin ng Diyos ang mga nagugutom sa pamagitan ng inyong panalangin. Faith first before action. Tatandaan nyo ang nasusulat. Bibigay ko sa inyo ang maraming bagay sa maikling talatang yon. At ito po ay tinanong ko rin kay Bishop Bacani at Bishop Mercado. At ang sagot nila sa akin, makikinig na lang kami. Yon. Now, blessing. Ang unang binigay sa tao ay pagpapala, hindi utos. Sapagkat alam ng Diyos na hindi tayo marunong sumunod sa utos. Natundan nyo? Then, the letter P represents prosperity. Success and prosperity. Blessings of success and prosperity for everyone. Saan nyo masusumpungan yan? In the book of Joshua, chapter 1, verse 8, it says, do not let this book of the law depart from your mouth. Hindi sinasabing depart from your eyes. Tatanda nyo, let not this book of the law of God, the word of God, depart from your mouth. Huwag yung kaliligtaang banggitin paulit-ulit ng iyong mga labi, sabihin ng inyong mga labi ang sinabi ng Diyos. Hindi nyo mababasa sa English version ang read it. Lahat na version, wala akong nakitang do not let this book of the law depart from your eyes. Meaning, just read it. Kundi ang sinasabi, do not let this book of the law depart from your mouth. Pagkatapos sinabi ni Jesus, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Narinig niyo yun? Ngayon, tatanungin ko kayo, may dabarinig ba kayo sa ating binasa sa paglikha ng Diyos na pinintasan niya ang kanyang nilikha? May nasabi ba siyang pangit? May nasabi ba siyang masama? Anong sinabi niya? And he saw it was good. And he saw it was good. Walang nakikita ang Diyos na masama. Ang tao lang ang mahilig tumingin ng masama. Mahilig pumantas, pipintasan niya ang kanyang kapwa. Hindi niya nakikita ang kanyang sarili. Kaya madalas ko sinasabi sa inyo na ako ay lakasan nyo. Totoo hindi? Kasi pag anong sinabi nyo, iyan ang makikita ng tao. Iyan ang mangyayari sa inyo. Pag sinabi mong asawa ko babaero, mamababae yan. Amen ba?
Pag sinabi mong ang misis mo, ang mister mo ay salbahe, magiging salbahe yan. Huwag mong titingnan ang ginagawa niya. Sabihin mo ang nakikita ng Diyos sa kanya. Ang nakikita ng Diyos sa ating mga puso, bagamat tayo makasalanan, tayo ay magaganda at mga gwapong tulad ni. Nasusunan niyo ba? So, everything that happens to us as individual and as a family comes from what? The words we say. Kaya sabi sa kawikaan, life and death is at the tip of your tongue. Kung anong sabihin nyo, siyang gagawin nyo. Siyang mangyayari sa inyo. Pag sinabi nyo, matanda na ako, ha, tatanda ka na. Mayroon lumapit sa akin. Ang tanong ko sa kanya, ilang taong ka na? 60 lang. Bakit kagayang itsura mo? Mukha ka ng 90. Ang sabi niya sa akin, bakit ikaw? Mula kang lang 20. Amen ba? Nakikinig kayo? Ngayon, habang pinagmamasdan ko sa monitor, kayong lahat, ang sabi ko sa kanila doon sa dressing room ko, these people are on fire. Taas ang kamay nyo. Isigaw nyo, I am on fire. Ulitin nyo. Ulitin nyo. Pag inulit-ulit nyo yan, pagdating nyo sa bahay, nasusunog na kayo. Amen ba? Oh. Ako'y nanalangin na walang uuwi ngayon at nakikinig ngayon na hindi natulog magdamag. At narinig ang lahat ng winika dito sa pamagitan ng mga nagbahagi, umawit, sumamba na hindi uuwing on fire ngayon. Lahat na taong nakipag-isa kay Kristo, kahit 100 years old na, kahit nag-isa na sa buhay, is always on fire. Amen ba? Now, first is priority. Sabihin nyo. If you want to be blessed every day, become successful and prosperous as an individual or as a family, tatandaan nyo, unang pagkagising sa umaga, ang isip nyo ay si Kristo. Kay Kristo lang. Kay Kristo lang nabubuhay ang mga taong pinagpala ni Kristo. Sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay, ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko, kay Kristo lang. In Christ alone. In Christ alone, I place my trust, and find my glory in the power of the cross. In every set on me, my source of strength, my source of hope.
Christ alone. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be set on me, my source of strength, my source of hope is Christ. Kay Cristo na, kay Cristo na, tiwala ko, tiwala ko, ang kamatayan niya ay kaluwalhatian ko sa bawat tagumpay. Sa bawat tagumpay ay sasabi pag-asa ko kay Kristo lang. Sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay ay sasabihin ko aking lakas, pag-asa ko kay Kristo lang. Sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay ay sasabihin pag-asa ko kay Kristo lang. Purihin, purihin ang Panginoon. Ngayon, manatili tayo, nakatayo. Damayan niyo ko. Anyway, natulog na kayo kagabi. Nakita ko noon sa isang monitor. Sabi niya sa upuan, okay, ito po ang tandaan nyo. Ayaw ng Diyos na tayo ay tumanda. Ang ibig niya, tatandaan natin ang kanyang sinabi. Hindi tumatanda ang tao, kalabaw lang ang tumatanda. Ngayon, kung yun ang pinakinggan ng mabuti, masasabi nyo doon, pagkatapos lalangin ng Diyos ang tao, pinagpala sila. Pinagpala sila. Pagkatapos, nagbigay ng utos. Ano ang pinakang unang utos, pangunahing utos ng Diyos sa tao? Ha? Ang sabi doon sa verse 27, magpakarami kayo at punuin ng inyong supling ang buong daigdig. Anong ibig sabihin noon? Raise up a family of believers. Isigaw niya ang salitang family. Now, sinabi ng Diyos, hindi mainam mag-isa ang tao. Kaya yung mga tandang dalaga na dyan, matandang binata, maghanap na lang kapareho. Naririnig nyo? Kapareho. Ayun ba? Ito, pakinggan nyo, pakinggan nyo. Ang utos niya, pangunahing utos ng Diyos ay hindi sinasabing huwag kang papatay. Iyon ang utos kay Moses. Pero nang likhain niya ang tao, ang unang pangunahing iniutos ng Diyos at hanggang ngayon ay hindi niya binabago, magpakarami kayo at punuin ng supling ninyo ang buong daigdig. Meaning, God wants a family. A family that prays together, stays together, worships together, and enjoy together. Sabihin nyo, isa ka niya salitang enjoy. Now, when you are in the prime of your life, whether you are poor or rich, enjoy your life. Enjoy. How would you enjoy your life? Don't you ever look at the negatives of life. Always look to the positive life, part of life. Sapagkat
walang nilikha ang Diyos na negative. Every person who is negative in his mind or her mind will not enjoy life. Amen ba? Now, how can you be positive all the time? How? Sabihin nyo, how? Hindi nyo alam? Be in love all the time. Fill your heart with love. The God's kind of love. Punuin ang inyong puso at isip ng pag-ibig na tulad ng sa Diyos. Kahit nagkakamali na, kahit nagkakasala na tayo, hindi na babawasan ang pag-ibig ng Diyos. Amen ba? Tasa kamay nyo. Tatanungin kayo, what is the greatest force that can conquer all? Love! Sikaw nyo. Love! In other words, if we are full of love, no one can defeat us. Not even cancer, not even death, because our champion, Jesus Christ, has already conquered death. Natatanda nyo? Kaya walang tayong dapat katakutan, wala tayong dapat ipangamba, wala tayong dapat ikadepress sa buhay natin. Ngayon, nabalitaan ko, marami ang nagko-commit ng suicide because of depression. Why are the young ones committing suicide today? Because of broken families. Broken families. Kaya nang hinuhubog ni na Brother Ray ang programa para sa overnight natin ngayon, pinakilaman ko for the first time. Kako, let us not talk of love. Let us not talk of faith. Let us not talk of hope. Because these people of Irisaday are people of faith, love, and unity. Amen ba? What binds us together, kahit kayo masali sa ibang kupunan, kahit kayo mapunta sa ibang bansa, kahit kayo ibigyan ng solusyon. Amen ba? Ngayong araw na ito, hindi lang ako nagsiselebrate ng aking birthday. I am only 18 years old. Amen ba? Dito sa El Shaddai, kahit saan kayong bansa pumunta, kahit hindi nakilala ang inyong mukha, kapag sinabi nyo sa kanila na kayo ay anak ni El Shaddai, aarugaing kayo. Pakakaning kayo. Minsan lang. Pag madalas na, palarihasin ka na. Pero lahat ng taong nagpapakain, hindi magugutom. Okay, sigaw nyo ang salitang pagkain. Anong unang pinagbawal sa tao? Ha? Pagkain. Ano ang unang itinuturo ng nanay sa kanyang sanggol? Ang sabi ng isa, sagot sa akin, mama o papa. Pagsasalita. Yung iba naman niya, tinuturoan ng maglakad. Mali. Ano ang itinuturo una sa sanggol? Paglabas ng kanyang sinapupunan. Pagkain. Yun, tamang pagkain.
at ang tamang pagkain ng sanggol ay yung gatas na galing sa dibdib ng ina. Hindi gatas na galing sa buti. Hindi gatas na galing sa kalabaw. Hindi gatas na galing sa kambing. Kundi gatas na galing sa ina. Pag iyan ang ginawa nyo, maging matalino ang mga anak nyo. Tulad ni... Mahirap ang nanay ko noon at tatay ko na ako isilang sa mundong ito. Nang isilang si Mariano sa mundong ito, laking tuwa ng nanay at tatay ko sapagkat ako'y gwapo. So ang ginawa ng tatay ko, hinimas-himas yung didi ng nanay ko hanggang sa magkaroon ng gatas. Hindi ko nakatikim ng gatas ng baka, gatas ng kalabaw, gatas ng ibang tao, kundi gatas ng nanay ko. Kaya mahaba ang buhay ko. Onsintan ako, mukhang pang 18. Taas ang kamay nyo. God has given us power. Pagkatapos na tayo pinagpala, inutosan tayo magpakarami at hindi tayo ba sa inutosan, binigyan tayo ng kapangyarihan. In that short reading in the book of Genesis, you will discover who you are and what you are going through these days. Now, bakit nababa na ang makamay nyo? Mahina na kayo? Makinig kayo. Ang sabi ng Diyos, ang turo ng Diyos, makakain nyo ang lahat na bungang kahoy na may butil. You can eat any fruit of the tree with seed in it. At ang ibibigay ko naman sa mga hayop, mga ibon, ay mga tulontiang halaman. The vegetables, the green leaves, the grass. Narinig nyo? Walang nabanggit doon na mais, walang nabanggit na barley, walang nabanggit na palay, walang nabanggit na kamote, potato. Why? Because all these things are carbohydrates, which are the source of so many sickness. Too much carbohydrates, lalaki ang tiyan ng tao. Hindi manghihina ang tuhod sapagkat hindi niya kaya ang kanyang timbang. Bato-bato sa langit, ang tamaan ng mensahe ito, magpaliit na ng tiyan. Amen ba? How? Sabi niyo. How, Brother Mike? Okay. Babalikan natin ang instruction. Ang instruction ng Diyos. Hindi ko po ito instruction. Hindi ko po ito imbento. Ako po ay nanalangin at sa ating Yahweh El Shaddai ng mensahe para sa lahat ng tao. Bakit nagkakasakit ang tao? Bakit namamatay ang tao ng maaga? Bakit nang unang panahon, inaabot ng daang taon ang tao? Alam niyo kung bakit? Nung unang panahon, wala pang nagtatanim ng palay. Wala pang nagtatanim ng trigo. Wala pang nagtatanim ng potatoes. Wala pang nagtatanim ng kamote. Nakikinig ba kayo? Ang mga tao nung unang panahon ay fishermen and hunters. In other words, ang kinakain lang nila nung unang panahon isda at karne. Now,
sabi ng Diyos, ang turo ng Diyos, ang unang turo ng Diyos sa tao ay tungkol sa tamang pagkain. Tamang kakainin. Hindi basta kain ng kain. Ngayon na dumami na ang tao, naging commercialized ang pagkain. Ang baboy ay kinulong. Ang baka ay kinulong. Ang kambing ay kinulong. Anong pinakakain sa mga ito? Mga feeds, chemicals. Pag kinain ng tao, yung mga iyon, anong kinakain natin? Lason. Lason, nasasalin sa ating katawan. Kaya tayo nagkakasakit. Amen ba? Kaya ako po ay isang himala ng Diyos. Bakit? Nang hindi ko pa ito alam, kahit walang laman ang aking tiyan, nag-iinom ako ng mga dibote, mga soft drinks. Yung pala kinakain na unti-unti ang aking tiyan, nabubutas. Kaya 1978, tinanggalan ako ng bituka sapagkat butas-butas na ang aking bituka. 1978 yon, my stomach was removed. Kaya wala na akong bituka. Pero lumaki pa rin yung antiyan ko. Bakit? Sapagkat hindi ko alam ang tamang pagkain. Ang tamang pagkain, hindi nagmamadali ang tao. Ninunguya niya ng mabuti at tinitikman ang kanyang pagkain. Kahit iyan ay saging lang at asin. Amen ba? May kasabihan, basta tayo magsasama sa hirap at ginhawa, kahit tayo magdidil ng asin. Sabihin niyo asin. We are supposed to be the salt of the earth. Ang mga Kristiyano ang tinatawag na asin ng daigdig na ito para hindi tuluyang mabulok ang ating daigdig. Amen ba? Sisigaw nyo, sigaw nyo ang salitang pagkain. Okay, taas ang kamay nyo para hindi pa kayo kumain talaga. Nangihina agad. Now, kaya tayo binigyan ng pagkain ng Diyos pagkatapos langin sapagkat ibig niyang tayo ay maging healthy all the time. Healthy foods lang. Ang sabi niya, makakain nyo ang lahat ng bungang kahoy na may butil. At ang mga ibon naman, mga isda, mga hayop, ay pakakainin ko, bibig ko sa kanila ang lahat na lunchiang halaman, the green leaves. Nasusundan nyo? Tapos sinabi niya, pamamahalain ko kayo, binibigyan ko kayo ng kapangyarihang mamahala sa mga isda, mga ibon, mga hayop, maliit man o malaki. Natatandaan nyo? Nasusundan nyo? Ang binigay sa ating pamamahala ay sa mga ibon, sa mga isda, sa mga hayop. Walang sinasabing magtanim ka ng palay. Walang sinasabing magtanim ka ng mais. Kumain ka ng mais. Kumain ka ng bigas. Kumain ka ng kamote para ka lumakas. Ang pinanggagalingan ng lakas ng tao, ng katawan ng tao, is fish and meat. Protein. Nasusundan nyo ba? Now, ituturo ko sa inyo paano magpahaba ng buhay. Dito sa El Shaddai, walang retirement age. Basta marunong ka mag-alaga ng katawan mo. Nire-retire ko lang dito yung malaki ang tiyan. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa. Ha? All you have to do is reduce your carbohydrates. Alam mo, isigaw niya ang salitang tiyan. Hawakan niyo ang tiyan niyo. Asaba sa inyo, tiyan.
Kumusta ka na? Anong sagot ng tiyan? Mataba na? Amen ba? Okay. Now, tatandaan niyo ito. Ang pangunahing utos ng Diyos is to raise a family. The first unit of society is family. Once the family is broken, society will break down. Governments will break down. And this is what the devil is trying to do, going against the word of God. Yung lalaki, pinaniniwalang babae siya. Yung babae naman, pinaniniwalang lalaki siya. Pag nagsama ang dalawa, magmo-multiply ba yun? Mag-i-increase ba yung number yun? Magiging masayang pamilya ba sila? Bato-bato sa langit, ang tatamaan ng mensaheng ito, magbago na ng isip. Sabihin nyo, isip. Puso. Nguso. Kung anong tinanggap mo sa isip mo, papasok sa puso mo. Lalabas ang nguso mo. Ha? Kasi, ito ang feeling ko. Faith is not a feeling. Faith is believing what you don't see. And the reward of faith is seeing what you believe. Sabi ni San Agustin yan, ang pananalig ay naniniwala sa mga hindi nakikita. At ang gantimpala naman sa pananalig na naniniwala sa mga hindi nakikita, makikita nila ang kanilang pinaniniwalaan sa buhay. Amen ba? Okay. How does faith comes into being? Paano? Through hearing. Sa pakikinig. Ang tanong ko ay, nakikinig ba kayo? Anong himpilan ang pinakikinggan nyo? Bakit tinatawag na himpilang pinagpala? Sapagkat ang latak nakikinig dito sa himpilang ito ng salita ng Diyos, kapag pinaniwalaan niya ang kanyang narinig at kanyang winika at sinundan ng gawa, makikita niya ang himala ng Diyos. Amen ba? So, hindi ko sinasabing carbohydrates is not needed in the body. Bibigyan ko kayo ng kwento. Ito naman ay nabasa ko sa isang libro na gawa ng doktor. German and Austrian doctor ito. Ang pamagat ng kanyang libro, Life Without Bread. Now, nang binabasa ko ito, ito ang hindi itinuturo sa atin sa iglesia natin. Ito ang katuruan na hindi na tinuturo ngayon, ang tungkol sa pagkain. Pagkain ang naging ugat ng pagpasok ng karamdaman sa katawang lupa ng tao. Pagkain ang nagiging ugat ng lahat ng kamatayan ng tao. Amen ba? Nasusundan nyo? Now, anong ibig sabihin ng LS? LSS. Pag sinabi mong LSS, Life and the Spirit Seminar. Pag LS ang lifestyle. Now, if you want to change your body, you have to change your lifestyle. Anger is prohibited in the Bible. Too much anger is prohibited. Yung sinasabing galit ka maghapon, galit ka magdamag, you are poisoning your body. Ang sabi sa Biblia, a merry heart
doeth good more than a medicine. Gusto niyong gumaling sa inyong karamdaman? Tumawa kayo. Tawa. Tawa. Humarap kayo sa salamin pag-uwi nyo at magsimula kayo magtawa. Yung mga taong hindi marunong tumawa, tumatanda madalas. Ah, at nagiging ugat ng maraming karamdaman. Kaya bawal sa Biblia ang magtanim ng galit at sama ng loob. Pwede ka magalit, pero pakaraan ng ilang minuto, kalimutan mo ang galit. Para makalimutan mo ang galit, sabunutan mo yung kinagalitan mo. Amen ba? Kung hindi mo man kayang sabunutan, pumasok ka ng banyo, sirain mo yung shower. Nasusundan nyo ba? Now, ang tinuturo ko sa inyo, hindi galing sa akin. Katawa-tawa, pero ito ay may basihan sa sinabi ng Diyos. Amen ba? Tatandaan nyo, ang unang turo ng Diyos sa tao, ang unang katuruan ay tungkol sa tamang pagkain. The right way to choose our food. The right way to eat our food. And the right way to live our life. Ang tawag doon, lifestyle. Amen ba? Ito lang mababahagi ko sa inyo. Kaya yung sinabi natin kanina, patuloy tayo magpakarami. Ibig sabihin nun, hindi lang ko nang inutusan ng Diyos na umakay sa mga taong nasa dilim, kundi bawat isa sa atin na naliwanagan ng salita ng Diyos, tungkulin natin ibahagi sa lahat ng tao ang sinabi ng Diyos. Amen ba? Na napupunan nyo, tuwing tayo may overnight, mayroon tayong candlelight. For the first time, wala tayong candlelight ngayon. Habang ako'y nagbibihis, naghahanda, ang tanong ko, Lord, walang candlelight kasi hindi pwedeng mag-candlelight sa loob ng house of prayer. Ang sabi niya, you are the light of the world. Sabihin niyo sa mga kapatid mo, they are the light of the world. Tayo ang ilaw ng sanlibutan. Hindi ko sinabi yan. Sinabi ni Jesus yan. Amen ba? Ang tanong, ano ang pagkakaiba ng katuruan sa kautosan? Ano ang kaiba ng katuruan o teaching and command? Teaching and command are two different words and has two different meanings. Teaching ay pagtuturo. Bakit? Para masunod ng tao ang utos ng Diyos. Because by nature, ang tao hindi marunong sumunod ng utos. Nung isang araw, hindi ko sasabihin yung kapatid kong nagdadrive sa akin kasi yung ating mga disciple, pinagpapalit-palit ko na mag-drive sa akin para maturuan ko sila at para maobserbahan ko kung ano ang kanilang nalalaman. Remember, our God is a God of signs, wonders, and miracles. Siya ay Diyos ng mga tanda. Hindi tayo naglalakad ng bulag dito sa digdig. Mayroon tayong gabay sa buhay. Walang iba ang salita ng Diyos. Amen ba? Ang utos ng Panginoon sa mga Hudyo na kanyang pinili,
is ilagay sa kanilang liig, sa kanilang daliri, sa kanilang noo ang salita ng Diyos. Para hindi sila naliligaw. Diyan, sa highway, makikita ka dyan mga sign. One way, do not enter. This way, left turn, right turn. Diyan sa skyway, kung pupunta ka sa Makati, tingnan mo ang sign. Sapagkat pag nagkamali ka ng linya, pupunta ka ng Alabang. Isang araw, mabuti nagising ko. Nasa linya kami ng Alabang. Kako Brad, sa Makati tayo pupunta. So na, doon na kami sa linya ng Alabang. Bakit? Nang tinong ko siya, kasi dati anya Alabang ito, Makati itong linyang ito, ay pinalita na. Nakita ko doon to Alabang. Dalawang linya na yung to Alabang. Nagme-merge doon sa gate. Kako, hindi mo manakita ang linyang ang sign na yan. You must read the signs of the times. The signs of the times of the coming of Christ is now present. Malapit na. Ang sabi ng demonyo, kailan yan? Matagal ng balita yan. Pero ang sabi ni Jesus, I shall return. Iyan din ang sinabi ni MacArthur sa Pilipinas during the Second World War. But MacArthur, General MacArthur, did return to the Philippines to help us from the Japanese occupation. Tao lang si MacArthur. Si Kristo pa kaya? Ang hindi tutuparin ang kanyang pangakong babalik siya muli sa ating daigdig. Now, these are the signs of the times. Listen to this very carefully. Families, the basic unit of society, is now being destroyed by legalization of Congress all over the world. Inaalaw nila by law, sapagkat sinasabi niya, human rights yon. You must respect our human rights. Totoo yan. We have to respect every human right. Pero ang sabi sa Iglesia, sa Biblia, do not conform to the pattern of this world. Be transformed by the renewing of your mind. Huwag kang aayon sa takbo ng munding ito, sapagkat ang mundong ito ay patungo sa kapahamakan. Subalit ang mga nakakilala kay Kristo patungo sa buhay na walang hanggan. Amen ba? Isigaw niya ang salitang change. Ang sabi ng Panginoon, Hesukristo, sa kanyang mga lagad, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of God. Maliban na ikaw ay magbago ng paningin, magbago ng damdamin, magdabago ng iyong bibig, hindi ka makapapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit tinulad sa isang maliit na bata ng Panginoon ang pagbabago? Sapagkat yung bata ay pwede pang hubugin. Yung matanda, mahirap ng hubugin. Dalawang tao ang aking nasumpungan sa ministering ito na mahirap turuan. Matanda at saka yung marunong. Narinig yun? Sino siya yung marunong? Sino sa inyo ang matatanda na? Sahil sa day, walang tumatanda. May natatandaan lang. Ang tinatandaan ay yung mabuting ginawa ng Diyos sa kanyang buhay.
Huwag niyong lilingunin ang inyong nakaraan na pangit. Tingnan niyo ang inyong kinabukasan. Bakit? Sabi sa Biblia, "For I alone, God alone, knows the plans for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Ang plano ng Diyos, bigyan tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasya. Buhay na matagumpay, buhay na may pag-asang gagaan ang buhay sa kinabukasan. Amen ba? Pag-asang hahaba ang buhay. Hindi sinasabing hindi tayo magkakasakit sapagkat nabunga na yan ng ating ng kasalanan ni Eva at ni Adan. Ano ang kasalanan nagawa ni Eva at ni Adan? Ha? O, yan kalang karaniwang sagot natin pagsuway. Ha? Ang totoo lang, basahin niyo muli ang Biblia. Hindi sila basta sumuway. Ha? Ang kasalanan ni Eva at ni Adan, sa halip na aminin yung kasalanan, nagturo-turuan. Ang sabi ni Adan, yung babae kasi binigay mo sa akin, pinakain ako. Ang sabi ng babae, yung ahas doon sa puno ng kahoy, tinukso ako. So, umamin ba sila? Iyan ang unang gagawin natin ngayon. Aaminin natin para magbago ang ating buhay, magbago ang ating lifestyle. Oh, ganon nyo ang daliri nyo. Ituro nyo ang isa sa akin. Ilan ang katuro sa inyo? Pag sinabi mo, pangit ako, may nagtuturo sa iyo, tatlong ulit kang pangit sa kanya. Amen ba? Kaya sabi ni Jesus, huwag mong titingnan yung puwing ng mata ng iyong kapwa. Tingnan mo ang iyong sarili. May nakadikit na dyan, tatlong araw na. Sapagkat hindi ka naghihilamos. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Isigaw niyo ang salitang change. It is my prayer today that we will go home a changed person. Now, sabihin niyo ang weather change, climate change. Mabuti pa ang weather at ang climate nagbabago. Ang tao mahirap magbago. Noong hindi pa kumahal ni si Terpilin, malakas ang boses niyan. Sinisigawan ako niyan. Ang sabi ko sa kanya, hinaan mo naman ang tinig mo. Lambingan mo naman ako. Ang sabi niya sa akin, Bisaya ako. Wala kang magagawa. Bisaya ako. Ang mga Bicolano, sino sa inyo ang Bicolano? Malalambing yan. Dahan-dahan kong magsalita. Pero huwag kang magpapautang sa Bicolano. Bakit? Sasabihin sa iyo niyan, Diyos mabalos. Ang ibig sabihin ng Diyos mabalos, bahala na ang Diyos sa utang ko. Amen ba? Only love, the love, the God's kind of love, can change a person. Nang matutunang mahalin ako ni Sister Belen, nagbago ang tinig niya. Nagbago ang galit niya. Kaya tinatanggap ko ng galit niya. Bakit? Wala nang pagagalitan sa bahay namin. Yung mga anak namin, hindi nang papagalitan sapagkaya may kanya-kanya ng buhay.
kaming dalawa na lang. Kaya ako na ang baby niya. Ang sabi niya, Brother Mike, there is no other love. Walang pag-ibig na makapag-aaliw sa akin. Nasusundan ba yon? Yan ang pag-ibig na nagbabago ng buhay. If you want your husband or your wife to change, be in love with him. Mahalin mo siya. Ang utos ng Diyos, ikaw babae, sumunod sa lalaki. Ikaw naman lalaki, mahalin mo sa babae. Amen ba? Huwag natin babalik ta rin. Ang sabi ngayon, ang sabi ni Eva, pag hindi ka sumunod sa akin, iwan kita. Hiwalayin kita. Ngayon ang tanong ko, bago pinakain si Adan, ilang mansanas na nakain ni Eva? Dalawa. Bakit ko alam yan? Bumukol sa dibdib niya. Nandiyan pa ba kayo? Si Adan naman, yung isa hindi malunok-lunok. Kaya nagbara sa kalalamunan niya. Nagkaroon siya ng Adam's apple. Amen ba? Totoo yan naman. Kaya ang sabi, may lumapit sa aking sister, Brother Mike, hipuin mo ng dibdib ko. Bako bakit? Bakit? Tatlo na ang bukol. Hallelujah. Sabi ko, hindi pwede yan. Maiskandalo tayo. Ako, pumapatong lang sa ulo. Neng. Yung mga isang hindi magkaanak, lumapit sa akin. Ha? Madalas ko nang kinukwento ito sapagkat ito'y totoo. 14 years na siyang kasal, hindi magkaanak. May dumating naman na nagbubuntis, pang 14 na anak na yon. Taon. Anyway, ang sabi ko sa kanila, ikaw, ayaw mo na ng anak na yan? Ikaw naman, gusto mo magkaanak? Magyakap ko yung dalawa. Pinagyakap ko sila, tapos tinabig ko yung puwit nilang dalawa. Sabi ko nun sa nagbubuntis, lipat ka sa kaliwa. After one month, bumalik silang dalawa. Yung nagbubuntis, nakunan. Yung hindi nagbubuntis, nagbuntis. Nasusundan nyo ba? Okay. Hindi gawa ni Brother Mike yon. Ako kasi, ang aking pananampalatay, simple lang. Naniniwala akong may totoong may Diyos. Ang hindi magagawa ng tao, magagawa ng Diyos. Amen ba? Ang problema ko ay ganito. After 14 months, may humahabol sa akin doon sa parking lot na isang buntis. Kasama ko Sister Belen. Ang sabi niya, tingnan mo yan. Buntis, hinahabol ka. Ang sabi ko, Sister, anong kailangan mo? Brother Mike, ako po yung 14 years nang hindi magbuntis. 14 months na po ang tiyan ko, hindi pa manganak. Kako pumunta ka sa hospital. Sabi niya, galing na ako sa hospital. Pero ayaw pa dahil lumabas ng anak. Kako, anong gagawin mo? Sabi, papatong naman. Patapik naman puwit ko. Ang sabi ko, tumawag ka muna ng ambulansya. Bakit ho? Pag tinakpi ko ang puwit mo, lalabas ang bata dito sa parking lot. Nasusundan nyo ba? Isigaw nyo ang salitang imposible. Sa tao ay imposible. Sa Diyos, walang imposible.
posible kay Jesus. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible, walang imposible, walang imposible kay Jesus. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible, walang imposible, walang imposible kay Jesus. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible, walang imposible, walang imposible kay Jesus. Jesus ang ating sandigan, si Jesus ang ating gabay, si Jesus ang laging tumalamay. Walang imposible kay Jesus. Imposible kay Jesus. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible, walang imposible, walang imposible kay Jesus. Walang imposible, walang imposible kay Jesus. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible, walang imposible, walang imposible kay Jesus. Purihin natin si Jesus, itaas namin ang alam niya. Purihin si Jesus, walang imposible kay Jesus. Walang imposible, walang imposible kay Jesus. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible, walang imposible, walang imposible kay Jesus. Minsan pa, walang imposible. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible, walang imposible, walang imposible kay Jesus. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible kay Jesus. Purihin, purihin ang Panginoon. Okay. Anong sinapangako, binitawan ko sa inyo, tuwing birthday ko, ako ay nagbibigay ng raffle regalo. Amen ba? Ngayon, 35 years na tayo, magbibigay ako ng cash raffle regalo 35,000 each for 35 people. At magbibigay pa ako ng special na mga regalo. Kadalasan, may humihingi sa akin ng mga panyong pinunas ko sa pawis ko. Mag-iipon ako ng mga panyong pinunas ko sa ilong ko. Yan ang special regalo. Ngayon, bubulahin natin yung raffle regalo kailan? Hindi pwede ngayon. Sa Sabado. Simulan at tapusin ang gawain, at may mahal na kapasasabihin ang punong lipot natin. Sa mga aral ni El Shaddai, higilhawa ang ating buhay at mabuti ang tunay. Umuwi tayong sabay-sabay, kaya't halina sama-sama. Thank you.
Purihin, purihin ang Panginoon. Okay. Alam ko naman, hindi kayo makakabalik sa Sabado. Pero, manatili kayong nakatune in sa Chobyo. Sa mga gawain. Dahil kahit kayo naririto o wala, pag narinig nyo, tinawag ang pangalan nyo, matatanggap nyo ang regalo. Amen ba? Kahit kayo wala dito. Ngayon, gusto nyong pagpalain? Ang sabi nyo sa awit natin, simulan at taposin ang gawain. Kahit saan may gawain ang El Shaddai, may hours tayong nilagay, simulan nyo at taposin ang bawat gawain. Huwag tayong nagmamadali. Amen. Pag sa bating sa Diyos, huwag tayong nagmamadali. Sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos na hindi sinungaling. Amen ba? Now, sa gawain ng El Shaddai, ang katapusan ay pagsasabog ng rumagarasang biyaya. Amen ba? Sasaluhin nyo na lang kahit sa Chobyo, sasaluhin nyo. O sa Facebook. Amen ba? Pagtapong ko sa inyo, ang isisigaw nyo, akin talaga ito. Ulitin nyo. Sino ang naniniwalang mabubunot ang pangalan nyo? Alam nyo, sa totoo lang, hindi ko kayo kilala lahat. Isa lang ang palatandaan ko sa mga anak ni El Shaddai. Kahit dumadaan sa hirap, laging nakangiti. Hindi nakangiwi. Amen ba? Sabihin nyo, lifestyle. Now, I'll teach you how to change your lifestyle. Change does not happen instantly. It starts with a decision making. Decision muna. Ngayon, araw, ibig kong lahat na kayo naririto sa Ambel City at nanonood sa Facebook, Chobyo at television, mag-desisyon na magbabago ng lifestyle. The first thing that we should change is our eating habits. Kung dati ikaw ay hindi nabubusog sa isang platong kanin, simulan mo nang hatiin yung pagkain mo hanggang sa masanay ang tiyan mo. Hindi baling madalas ka kumain. Ako every hour kumakain. Busog, kaunting kain lang, busog na ako. Kaya tingnan nyo naman. Gwapo, di ba? Okay. Sabi nyo salitang change. Whenever you eat, do not rush. Huwag kayo nagmamadali. Sa ibang bansa, drive-thru na lang. Drive-thru. Lahat drive-thru. Dadaan doon sa drive-thru, mabilis. Kaya na habang nagda-drive. Kaya ngayon din na mamalayan, malaki na dyan. May diabetes na. Ang diabetes, lahat na uri ng sakit na papagaling ng Panginoon. Amen ba? Okay, hindi lang sa pagkain. I have been jogging and walking since 1978 nang ako po ay ma-heart bypass. Quadruple heart bypass sa San Francisco, California. Kaya every year napunta ko doon for check-up. Now, spiritually, mayroon tayong retreat din. A year before the overnight. You should try to attend that retreat. That is our spiritual check-up. Uunahin nyo yun bago kayo bumisita sa inyong mga kamag-anak. Amen ba? Or
kung unahin yung kamag-anak nyo, situate na naririto kayo during the spiritual check-up. Amen ba? Ngayon, iwasan na natin yung maling gawi. Tatandaan nyo, ang natutuhan ng tao nang kumain ng bawal na pagkain ay ano? Knowledge of good and evil. The knowledge of good and evil. Binigay na sa atin ng Diyos ang kaalaman. Sabi ni Propeta Hosea, people perish from lack of knowledge. Lack of knowledge of what? The instruction and commandments of God. Magkaiba po ang utos at katuruan. Tatandaan nyo, bakit ko nalaman yan? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 28, all authority or power in heaven and on earth has been given to me. Go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Teaching them to obey. Kaya ang pagtuturo ang utos ay magkaiba. Hindi natin masusunod ang utos ng Diyos kung hindi tayo tuturuan. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Joshua, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you'll be able to carefully do whatever is written in it. Then you will be successful and prosperous. Who wants to be successful and prosperous? Okay. Find your partner. Huwag na tayong awit. Just find your partner. Ako ang mananalangin. Pagkatapos ko na bawat panalangin, sasalpukin nyo ang inyong kamay ng tatlong ulit. Ibig sabihin, tinatanggap nyo ang panalangin inuusal ko. Understand? Okay. Nakinig ba kayo? Ito ang unang dalangin ko, magbago tayong lahat. 1, 2, 3. Okay. Pakikinggan ko ang palakpak nyo kung kayo nakikinig. Dala niyan sabay-sabay. Ito ang unang dalangin ko, magbago tayo ng buhay. Pangalawang panalangin, tatanggapin nyo sa loob ng 7 araw ang inyong kahilingan. Hindi ko sinabing i-amen kayo. Ang sinabi ko, papalakpak kayo ng 3 ulit. Sabay-sabay. Okay, ulitin natin. Tatanggapin nyo sa loob ng 7 araw ang inyong kahilingan. Pangatlong panalangin, manatili sa inyo ang apoy ng ating pananampalataya. Tignan nyo, hindi kayo nakikinig eh. 3 palakpak lang. Bawat panalangin, 3 lang. May inabot sa inyo ng 7 eh. Ulit. Nakikinig ba kayo? Anong unang panalangin ko? Magbabago ang ating buhay. Okay, ulit. Pakinig kayo. Magbago na ang ating buhay. Ha,
pwede ko sinabing, uulitin nyo yung sinabi ko. Papalakpak lang kayo ng tatlong ulit. Walang sasabihin. Gagamitin ang palad para tayo maging taong mapalad. Tulad ni Sister Nina Mapalad. Napagmasdan, napakinggan nyo yung patutunan ni Sister Nina. Kasi tinatawag siyang mapalad. Nang tumawag siya sa akin, sino ka ba? Ako po si Sister Nina Mapalad. Kakao mapalad ka na, magaling ka na. Ang sagot niya sa akin, Amen. Kaya yun ang naiwan sa isip niya. Hindi yung sinasabi ng doktor, mamamatay ka na. Ha? Paniwalaan mo na ang ating Diyos ay walang imposible sa Kanya. Ang importante lang, matuto tayong makinig at sumunod sa instruction ng Diyos. Ang sabi ko, tuwing panalangin ko, papalakpak kayo sabay-sabay ng tatlo. Walang sasabihin, walang i-amen, walang uulit sa aking panalangin. Malinaw ba? Yes. Okay, yan. Ano na ang palad nyo? Taas! Taas! Magsimula ngayon ang ating pagbabago. Tanggapin nyo sa loob ng 7 araw ang kahilingan nyo. Very good. Humaba ang buhay nyo. Ang may sakit, gumaling na. Ang walang pera, magkakapera. Pagkatating sa pera, malakas ang palakpak. Taas na taas kamay. Ang mataba, papayat na. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Okay. Yan sa LED kayo titingin. Tuwing tatapon ako, ito ang isisigaw nyo. Tinanggap ko na ito. Are you ready? God bless you and happy anniversary to all of you.